Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating pick a card reading, okay? So ang question po natin ngayon ay kung bakit hindi siya nagpaparamdam. All you have to do is pick one card. Meron po tayong 4 cards dito sa table. We have here card number 1, card number 2, card number 3, and card number 4. Dito sa card number 1, we have here have patience. Love is patient and kind always. Okay. So, ito po yung ating card number 1. Punta naman tayo sa card number 2. We have here card number 2. Focus on love. Look for the good in everyone. Card number 3. I love you. These are powerful words. Card number 4. The only thing that is real is love. Okay, mamimili lang po kayo ng isa dito sa 4 na card na naandito. Ayan, kukunin ko lang po. And go to the description box. Tapos pindutin mo yung card na napili mo. Okay? Pindutin mo doon yung time na napili mo kasi para mas mabilis ka makapunta doon sa reading para sa'yo. Okay, so tingnan mo mabuti yung cards and then piliin mo, hindi dahil favorite mo yung number or what. Tingnan mo mabuti at tingnan mo kung ano yung tingin mo makakapagbigay sa'yo ng kaliwanagan. Okay, so again, ang question natin ay bakit hindi siya nagpaparamdam sa'yo? Okay. Okay, so para po sa mga nakapili ng card number 1, ito po yung mga lumabas na cards for you. Take what resonate guys ha, kasi pwedeng magkapalit-palit yung roles. So, bala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Ang napili mong card is have patience, okay? Love is patient and kind always. For some of you, you might be waiting for this person. Pwedeng hinihintay mo siya, medyo in-expect, sabihin na natin ganun. But maaaring hindi mo nakukuha yung mga, you know, that's why you're here. Kumbaga, walang paramdam, wala ka nakiniha ni ho dito sa person na ito ay wala ka nakikita. Okay? Or walang ginagawang pag-reach out sa'yo. Communication. Ang lumabas na card dito sa iyong person, main energy niya is the Page of Swords in Reverse and Four of Wands. Okay? So, nakukuha natin dito with the Page of Swords and Four of Wands, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius, energy. Currently, may pag-iwas dito sa taong to. Kasi may mga conflict eh. May mga conflict. And with the Four of Wands, I don't know, but pwedeng you're dealing with someone who is already married or in a married situation. Or kung hindi man, papunta pa lang. Or sabihin na natin nasa stable relationship siya ngayon. So, maaaring marami siyang sinasaalang-alang. Pwede rin naman na currently nandito siya sa stage na dine-develop niya yung kanyang family relationship. Hindi man sa husband or wife, pwedeng sa literal na family niya. Okay, kasi pwedeng sa nanay, tatay, ganyan. So, may development dyan. Pero, you know, we have your stay optimistic about your love life, release your ex, children. So, pwedeng may children involved sa situation. And, as of now, tinatry kang i-clear nitong person na ito eh. Sa pag-iisip, sa pagtingin, sa photos mo, there are times na talagang pinipigilan niya yung sarili niya, na i-check out ka sa social media. Or for some of you, pwedeng kind of blocking. Okay, some kind of blockage here. So, maybe wala talagang chance na makita ka niya. Pero yung iba na meron naman kayong, halimbawa, friend naman kayo sa social media and pati hindi siya nagpaparamdam, it is because pinipigilan niya yung sarili niya na gawin yon. Okay? I don't know, but there's this kind of feeling na siya rin mismo ang linalabanan niya yung sarili niya with the stay optimistic about your love life. I feel like your energy is like positive thinking, ganyan. Like, kahit pa paano may expectation ka, nagtitiwala ka pa rin na babalik itong taong to. But, you know, we have here release your ex and also addiction is here. So
hindi lang yung person mo yung kumokontrol sa emotion niya, sa mga ginagawa niya, or sa pagre-reach out sa'yo, maaaring may literal na nagkokontrol sa kanya. Okay? Yun nga, maaaring may children, family members, or if there's husband or wife relationship here, pwedeng ganun. Kasi pwedeng you're dealing with someone who is already married. But, you know, this person with the camera, up to now, iniisip ka pa rin niya. Medyo mahirap alisin yung, kumbaga kahit anong iwas niya kasi dito, may mga times na bumabalik-balik ka pa rin sa isip niya. Especially, yung iba sa inyo, parang, I don't know, if you keep on thinking about this person. Yung iba dito, yung iba lang ha, parang may mga ginagawa pang ritual, like saying this person's name over and over and over again, yung pagsasabi ng pangalan niya. And, yun yung, it is not some kind of gayuma eh. Parang, ano lang to eh. Parang, I don't know if you have searched this in social media, na parang, may nagpost something about this kind of ritual, and then ginagawa mo. And then, it is effective ba? Kasi naiisip ka talaga nitong taong to. The more na alisin niya yung isip niya sa'yo, tapos gagawin mo yon or iisipin mo, not necessarily that ritual. Yung iba lang yon. Yung iba, gumagawa ng ritual. Yung iba naman, sa inyo, talagang iniisip mo lang talaga itong person na ito. And then, the more na iniisip mo siya, tsaka ka pumapasok sa isip niya. Okay? Parang nagkakaroon ng, like, pag-iisip na connection through pag-iisip. Ayan. And, but, you know, kahit iniisip ka or iniisip mo siya, nagkakaroon ng pag-uusap sa inyo, sa isip nyo. Like this kind of feeling na parang, I don't know, para kayong nag-uusap eh, or nagkakaroon kayo ng connection through 5D, sabihin na natin ganyan. But, this person is running with the runner. Mas naniniwala siya or mas nakikinig siya sa ego niya. Like, natatakot siya ng dito sa, natakot siya sa emotions niya sa'yo actually. Kasi maaaring hindi niya kayang i-handle yung ganitong klase ng emotion. Okay? Hindi niya kayang i-handle sa ngayon. Okay? But I feel like part of you is not giving up dito sa relationship na ito, sa connection na ito. And you have this power talaga na nakikita natin dito. For some of you might also be a tarot reader. I don't know, but you have this kind of power. Or kung hindi man, talagang yung mind mo lang talaga may power para magkaroon ng kahit papaano, ma-communicate mo sa kanya, masabi mo sa kanya yung mga gusto mong sabihin. And we have here 4 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, the High Priest in reverse, and Knight of Wands. Okay, for what I can see here with the 4 of Swords, parang ang energy nitong person mo is like ipinapahinga niya, okay, etong connection ninyong dalawa. And as much as ano to, how would I say this? Kasi may mga nakikita ko ditong problems dito sa person mo. Might be ito yung you're dealing with someone with this kind of problem sa kanyang skin. I don't know. I'm seeing, wala lang, nag-flash lang. But, you know, there's this kind of reasons kung bakit ginagawa nitong person mo ito. And with the High Priest in reverse, hindi siya naniniwala or hindi niya pinaniniwalaan yung kung ano man yung sinasabi sa kanya na spirit guides niya. Nung kumaga kung ano yung tingin niya tama, okay, tinatry niyang kontrolin yung emotions niya, yung pag-iisip niya. And with the Knight of Wands, pwedeng may distance between the two of you. And probably the children. Kasi nakikita ko dito, motivated siya eh, kung nasaan siya ngayon. Maybe you're dealing with someone na nasa abroad or nasa ibang bansa. And nandun yung focus niya. Tinatry niyang ilagay dun yung focus niya. And with the 4 of Swords, possible na iniisip niya talagang makipag-separate or magkaroon ng separation between the two of you.
like as much as possible, walang paramdam. Ganyan, with the Three of Wands in reverse. If there's third party involved in the situation, so maaaring hindi ikaw yung choice, hindi ikaw yung pinipili, okay? Possible there's a baby, okay? And yeah, there's a lot of obstacle, frustration, ganyan. Ang hirap kasi isipin ang isipin ito eh. And hindi siya yung tipo ng tao na talagang more on emotions siya. So, ang ano siya, more on kung ano yung tingin niyang tama. So, nandun siya. And with the Five of Wands in reverse, kung ano man yung conflict, so maybe dun sa other person involved, kung meron, parang ang ano niya eh, ibinabalik niya yung tiwala nung other person. Pwedeng ganun. And there's a lot of, kasi nakuha ko yung energy ng other person niya with the Five of Wands in reverse. Ito yung person niya. And with the Queen of Cups, maaaring binibigay niya or nagre-reach out siya dun sa other person para bumalik yung tiwala sa kanya. Pwedeng ganun. And we have here Knight of Pentacles. I always see this Knight of Pentacles na someone na may hawak na marriage contract or something stable here. So nandun yung ano niya, yung action niya, like hindi pa siya sigurado sa future, sa totoo lang, with the Four of Cups. Okay, hindi, meron siyang mga decision dito or maybe an offer dito na hindi niya mapag-desisyonan pa sa ngayon kasi although nagpa-plan siya sa future, hindi siya sigurado kung ano mangyayari in the future. Lalo na with that Magician in reverse. And Knight of Cups in reverse. So, maaaring, there's promises here na nakikita ko. Maaaring may promise dito na nangyari between you and this person. Kaya lang hindi niya ibibigay yung promise na yon sa ngayon. Okay? And mas nagko-concentrate siya sa fantasies, kumbaga. Pag-iisip or yeah. We have your Page of Swords. I feel like this is your energy with the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Kung magkakaroon ng opportunity, okay? This could be you, this could be your person na kung magkakaroon man ng opportunity na to travel, I feel like wala nang pagdidesisyon ito. Parang, kumbaga, hindi na paglalapit or pagta-travel between the two of you. Magkausap man lang. Igagrab eh. Igagrab yung opportunity na yon. Pero mas nakikita ko ito sa side mo. Kasi yung person mo lumalayo dito eh. Umaalis siya, umiiwas siya. Okay? Maybe because of this obstacle talaga dito. Very strong energy ng obstacle sa inyong dalawa. Okay? At saka siya talaga, umiiwas siya. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines if you're dealing with the Virgo. I love you all and bye-bye. Okay? Para naman po sa nakapili ng card number 2. So, ito po yung mga lumabas na cards for you. Ito yung napili mong card. Focus on love. I look for the good in everyone. So, ito yung napili mong card. So, bakit hindi siya nagpaparamdam? Yun yung question natin. Yung lumabas na card na main energy ng person mo is the Eight of Wands. Clarified by the Six of Pentacles. Okay? You might be dealing with someone na meron siya mga kakayanan eh. Kumbaga, currently lang ngayon, focus siya dito sa movement, okay? For some of you, pwedeng travel. Pwede rin namang hindi. Pero movement, pwedeng sa sarili niya. Pero may movement sa inyong dalawa. Sa totoo lang, kung walang... For some of you, pwedeng may communication kayo eh. I don't feel like you are dealing with someone na wala kayong communication at all. Yung totally wala. Ang may nakikita ko dito kahit papano meron kayong communication. Ha? Kasi dalawang beses lumabas si Eight of Wands right here. Which is a very good communication. Kaya lang pwedeng ngayon medyo mahina. Sabihin na natin ganun. And with the Six of Pentacles in reverse,
For what I can see here, maaring tinatry niyang, I don't know, parang something to do with experience. Okay, so maaring ini-ignore ka niya ngayon because maaring there's some sort of a decision here with the Justice Libra energy. Okay, and you might be dealing with your twin flame kasi ang energy na nakukuha ko dito is string attach. Okay, with the Six of Pentacles in reverse. Kumbaga, kahit wala siya, kahit wala kayong communication, kahit magkalayo kayo, kahit sabihin na nating milya-milya ang layo ninyong dalawa, ang energy na nakukuha natin dyan is kahit papano, meron kayong attachment. Okay? So, you might be dealing with a soulmate or twin flame energy right here na nakukuha natin. And we have your playfulness. This could be the one past life relationship. Meron lang konting delay, ha? Kasi yun nga, parang yung person mo is like looking for experience. Okay? So, gusto niya pang maka-experience ng ganitong bagay. So, gusto niya munang itry. And with the this could be the one you've already met romantic partner you seek. Okay? So, maaaring actually pareho kayo eh, na feeling nyo na kayo talaga yung dapat sa isa't isa, nandun yung energy na ganun. And you might be dealing with a past life relationship, ibig sabihin nung nakaraang buhay mo, maaaring siya talaga ang person mo, kaya lang ngayon nagiging mapaglaro ang tadhana sa inyo. Okay, so maraming problems, maraming delays, ganyan. And which is hindi naman natin masisisi or hindi natin may kakaila. Mahirap talaga kasi if you're dealing with a twin flame connection, yung ganitong klaseng connection, talagang maraming pagdadaanan yan. Which is yun nga nangyayari sa inyo ngayon. But, there's a lot of passion here, a lot of love, insane chemistry. Alam mo, mabaliw-baliw na hindi lang ikaw, pati siya. Because yung chemistry, yung love na nararamdaman nyo sa isa't isa, is very full. You really like each other equally. Kung ano yung nararamdaman mo sa kanya, yun din ang nararamdaman niya sa'yo. Kaya lang, there's this mask right here. So, maaaring may pagtatago ng emotion na nangyayari. Or not showing through feelings here, hide, personify, pretend, delude, gaslighting. So, yun nga. Hindi mo actually, yung iba sa inyo, hindi mo ine-expect na ganito kalaki yung pagmamahal na binibigyan niya sa'yo. Pero, kung gaano yung pagmamahal, yung pag-isip na ginagawa mo sa kanya, ganun din yung nangyayari sa kanya. I mean, ganun din ang nangyayari sa kanya. Tama. Okay? So, kung ano yung nangyayari sa'yo, ganyan din ang nangyayari sa kanya. Hindi nga lang na ipapakita. Okay? And kung bakit hindi siya nagpaparamdam, kasi nga may mga gusto pa siya or may mga kailangan pa siyang ma-experience dito. Okay? And something new yung energy. And with the Eight of Wands, ayan o, si Eight of Wands nandito na naman. Could be dealing with an Aries, Leo, Sag, Virgo, Libra energy. Hindi lang siya nagiging totoo sa sarili niya, ha? Sa ngayon, okay? Maaring meron siyang mga itinatago, tinatry niyang umalis or mag-retreat dito sa connection ninyo. Pero ang hirap eh, kasi with the Justice right here, parang nakukuha ko, parang ito itinakda. Ito dapat maranasan itong person na ito. Ito dapat maranasan mo. And currently, yung person mo, pinagdadaanan niya yung mga challenges, yung exam sa buhay niya, yung test sa buhay niya. Yan ang sinasabi nating test. So, maaaring dumadaan yung person mo ngayon sa pagsubok. Okay? Lalo na with the Tower right here, sobrang not only emotional, pero I feel like tinatry niyang hanapin yung future niya with the Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Could possibly be trying a lot of things, like pwedeng may kinalaman sa pagnanegosyo with the Queen of Wands right here, Aries, Leo, Sag, the Emperor energy in reverse. So, for some of you, with the Emperor in reverse, alam mo yung tinatry niyang kontrolin, like, I don't know how to explain this. You might be dealing with someone na medyo mahilig sabihin na nating merong motor or car, kasi nakukuha ko yung energy na minamanual niya eh. Yun yung energy ko, like, yung energy ng person mo eh, like, supposed to be, itong inyong connection ay automatic. Kumbaga,
aanuhin mo eh. Kumbaga, kung ano, go with the flow. Pero nangyayari sa kanya, minamanual niya. Ibig sabihin, tinatry niyang kontrolin. Medyo mas lalo niyang pinahihirap yung sitwasyon ninyong dalawa. Maaaring kasi, sa sarili niya, marami siyang pinagdadaan ng pagsubok with the tower. Maaaring may mga nawala dito and maaaring marami siyang iniisip like the future. Mas ina-advance niya yung pag-iisip niya. And nagtatry siya ng maraming bagay ngayon. Not only one, pero maraming bagay na maaaring may marami siya sinisimulan, hindi lang isa. And nandun yung concentration niya. Kasi might be your person is looking for, I don't know, some sort of stability. Could be possible na may kinalaman ito sa dumaan like this pandemic, maraming naging problema, and then this person is starting over again, nagsisimula ulit siya, and ang dami niyang sinisimulan ngayon, or ang dami niyang sabihin na natin, hinihimay-himay niya yung mga opportunity kung alin dun yung mas mag-work. Okay, pwedeng nagtatry siya ng business dito with the Queen of Wands. I don't know, but I feel like you're kind of helping this person. Hindi man literal, pero you're helping this person to inspire. Maaaring nai-inspire mo siya. Kasi nga nakikita ko may communication kayo eh. Possible na meron kayong communication through social media. And ang laking tulong ng mga ginagawa mo, like posting a lot of stuff na nangyayari sa'yo. Maaaring may mga pinopost ka, may mga sinishare ka na nakakatulong sa kanya. Kahit pa quotes man yan, or kahit man yan ay may kinalaman sa to boost this person's yung kahit man lang mapagpalakas sa loob niya. Kahit pa simple prayer lang yan na shinare mo. Ang laking inspirasyon sa kanya. Or verse, Bible verse, pwedeng ganon. Nai-inspire, nakakatulong ka dito sa person na ito sa ngayon. Dahil sa communication, hindi lang siya nagpaparamdam, pero may communication kayo. And that is very moving. Kumbaga, very, ang tawag dito, may mga words, I'm sorry to say, may mga words ako nahihirapan akong i-translate sa Tagalog. And yun nga, with the King of Wands, you're mirroring each other right here. Your energy is the, alam mo, hindi ko masabi ha, kasi you are twin flames. Nakukuha ko yung energy mo dito sa Queen of Wands, and at the same time, nakukuha ko rin yung energy niya dito. Maaaring nakakatulong din siya sa'yo. And dito sa King of Wands, nakukuha ko yung energy niya and nakukuha ko rin yung energy mo. It feels like, parang ang energy niyo is like brother and sister, ganyan. Not only husband and wife, but twins, yeah. Twin flame connection. And ang nakukuha natin with the King of Wands, sobrang init at saka sobrang warm ng energy. Okay, there's a lot of love here. Very welcoming, a lot of hopes. So, maaaring ngayon, hindi lang siya nagpaparamdam because of kailangan niyang hanapin yung pagiging ano niya eh, kumbaga being one. Kumbaga, kasi maaaring marami nga siyang inaasikaso, inaayos, dinatry, yan. There's some sort of a decision here with the Two of Wands and Two of Swords. Eh, this is your energy with the Two of Wands. I feel like tinatry mong iniisip mo na nag-end na or i-end na lang. Pero hindi. Someone is stopping you. Someone is stopping you. May nag-i-stop sa'yo na gawin ito. Maybe ilang beses mo nang tinry na i-end yung situation with this person. Pero hindi. Someone is stopping you. And nakakaloko yung pag-i-stop sa'yo. This could be your spirit guides. Tinatawanan ka ngayon. Kasi the more na umaalis ka or lumalayo. Sorry for laughing. Kasi natutuwa ako sa iyong spirit guides. Kasi you're dealing with the spirit guides na medyo maloko or ma-joke. Parang ganun. And tinatawanan ka lang niya pag nagdadrama ka or whatsoever. Parang ganun yung energy. And nakakaloko po talaga. Sorry for laughing. Pero kasi talagang hindi ka makaalis dun sa situation na kahit ilang beses mong i-cut off yung ties sa inyong dalawa, yung pagkakatali ng connection ninyong dalawa. Hindi, mahirap. Kasi you are well guided. Okay? By your spirit, guys. But with the Two of Swords, meron pa rin ditong decision. Another decision here. Pero, this is physical decision na. Pwedeng sa physical or ito. Ito kasi, itong Two of Swords na ito, parang ito, pag-iisip ito eh. Sa pag-iisip mo ito eh.
like having this action, thinking of this action, natapusin na, ganyan-ganyan, kaya lang hindi matuloy-tuloy, hindi matapos-tapos. And your spirit guides are there, laughing, natatawa sa'yo. Sabi, ba't ba pinipilit mo pang paglabanan? Eh, alam mo naman na talaga yung connection ninyong dalawa, parang ganon. And with the Two of Swords, meron ding, sa actual, meron ka rin dapat talaga gawing decision, like, not only decision, pero maaaring hindi makapag-desisyon at all dito sa mga difficulties o mga paghihirap, kahirapan na kailangan gawa ng solusyon. Okay? And hindi mo magawa yung solusyon na yon, which is sometimes ang solusyon is to mag-desisyon or tanggalin itong nakakaharang na ito. Kasi may nakaharang dito eh, sa Two of Swords. And with the Six of Wands, this is your person having this good news. Okay? Good news ito. Paparating. With the Three of Pentacles, maaaring yung person mo is like natutunan niya na yung mga bagay na kailangan niya matutunan. Currently ngayon, nag-aaral, maaaring may mga inaaral siya. Yun nga, experience niya. And ang dami niyang matututunan ngayon. So, hayaan mo lang siya kasi kailangan niya talagang matutunan yung mga bagay na yan, yung hirap na yan, to know kung ano yung halaga nitong connection ninyong dalawa. Okay? And there's a lot of victory, success, good news in the near future. So, kung hindi siya nagpaparamdam ngayon, hayaan mo lang muna. Okay? Kasi may mga lesson siyang kailangan matutunan dito. And with the Three of Pentacles, completion ito ha. Completion, teamwork, so maaaring at the end of the day, hindi niya kaya pala mag-isa. Ikaw at ikaw pa rin ang kailangan niya. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all, guys, and bye-bye. Okay, so para naman sa nakapili ng card number 3, so ito po yung napili mong card. I love you. These are powerful words. Okay. So, ang lumabas na main energy ng person mo is Six of Pentacles in reverse. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Okay. Lumabas din yung nag-clarify sa kanya na cards, which is the Six of Cups and Queen of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Okay. Pagdating sa emotion ng person mo, no doubt, mahal ka nitong person na ito. Kaya lang, mas meron siyang pinapriority ngayon. Like, halimbawa, we have here Six of Cups. So, ang nakukuha natin dito is like, there's a lot of love. Inaalala nitong person mo, itong mga nakaraan ninyong dalawa, yung love, yung romance, yung, nung kayo pa, you might be dealing with your childhood friend or someone from the past. On marami kayong experiences before or your friend kind of energy. And merong pagbabalik tanaw dito. Kaya lang ang problema is that maaaring meron din tayo nakukuhang energy na possible that you're dealing with someone who is already committed. Pwedeng may relationship sa, you know, yung pwedeng may children involved sa situation. Pwedeng may baby, may ganyan. And maaaring mahal niya rin yung mga yon. Okay. So kung may bata, may mga children involved, kumbaga, mas iniisip niya yung pagmamahal na ibibigay niya to those children kesa sa'yo. Sabihin na natin, hindi yung, kung may third party involved dito, hindi yung asawa or hindi yung kasama niya, yung partner niya, ang kalaban mo dito eh. Ang nagiging mas kalaban mo dito is yung mga bata o yung mga children involved. Ito yung mas main focus. Take what resonates, kasi pwedeng ikaw ito. Kung hindi siya yung may bata, pwedeng ikaw sa side mo, ha? And ito yung mas binibigyan niya ng pansin. Ito yung mas tinitignan niya or yung iniisip niya sa ngayon. Okay? And we have your letter, friends, help you, deception, free yourself, and heart-to-heart conversation. Okay. Honestly, gusto niyang mag-open up sa'yo. Gusto niyang masabi sa'yo yung mga gusto niyang sabihin. Kaya lang with the free yourself, hindi niya magawa ng paraan na sabihin sa'yo. Kaya ang nangyayari, we have your deception, pagtatago ng emotion ito. Kasi maaaring maraming nakatingin. With the let your friends help you, maaaring maraming nakatingin. Maybe kung
pwedeng yung other person involved, kung hindi man ay pwedeng yung mga friends niya mismo, yung mga tao sa paligid niya mismo ang nagsasabi sa kanya what to do, what not to do. Kumbaga malaki yung naitutulong nila or malaki yung na iaambag nila kung bakit itong taong to ay hindi makagawa or hindi makapagkaroon ng parang communication with you, na malinaw dito, kasi isa sa nakakapagpabigat or nakakapagpatulong kung bakit siya umiiwas ay yung mga friends na ito. Pero hindi siya nagiging totoo. Kung hindi man friend, pwedeng yung other person involved in the situation. Sila yung nagsasabi na, oh, wag kang ganito, wag kang ganyan. May mga limitation dito, okay? And maaaring yun nga, isa pa, yung maraming, kung ito nga, kung siya nga yung may mga children dito, yung suporta na kailangan niyang ibigay dun sa mga bata, yun yung priorities, okay? But this person is having this deception. Ibig sabihin, hindi siya nagiging totoo dito sa relationship, sa connection ninyong dalawa. Like, gusto niyang i-free yung kanyang sarili kasi pwede nga siya ay nakakulong sa isang relationship or sa connection or sa bagay, sa emotion na hindi naman talaga niya gusto. And with the heart-to-heart conversation, ito talaga yung pinakagusto niya. Gusto niyang makipag-usap, gusto niyang mag-reach out sa'yo. Okay, pero maraming humahad lang, okay? And we have here soulmate. You might be dealing with your soulmate, soul contract, partnership, agreement ang meron dyan. For some of you, pwedeng may usap kayo pagdating sa pera. We have your coffee cup. I like you, camera. Okay, so isa pa sa nakakahad lang, there's a lot of bitterness here. So pwedeng ang may other person involved sa situation, pwedeng sa side mo or pwedeng sa side niya, ang nagiging bitter dito. But this person, we have here, I like you. I mean, ewan ko pa ha, pero alam mo, yung love, no doubt na dun eh. May love ditong involved. Pero dun sa iba, hindi pa naman ganun kalaki yung love. Pero pwedeng like pa lang, developing pa lang. And yun nga, maaaring hindi niya, kumbaga hindi niya ginagawa itong pagpaparamdam na ito kasi mas marami siyang priorities. Yung iba sa inyo, like pa lang naman ito, hindi pa naman love, papunta pa lang. Okay, pwedeng ganun ha. And we have here camera. For some of you, ang inyong connection ay hindi pa napupunta sa actual or sa live. Pwedeng through social media pa lang, pero yung iba lang yon. Okay, majority naman dito nagkikita na sila or nakapagkita na sila. And with the camera, it's like mas concentrated yung person mo sa past. So, kung may past experiences kayo, kahit pa paano naiisip or naaalala niya pa rin yun, okay? The way na ngumiti ka, yung mga yun ba, yun yung mas naaalala niya ngayon, yung looks mo, yung attitude mo, yung voice mo, for some of you, pwedeng limot na. Pero pagdating dun sa kung paano ka ngumiti, paano ka mag-smile, ganyan, paano ka tumingin, ganun, mas dun siya nakafocus. So, more or less, parang physical features mo, yun yung gugustuhan niya sa'yo. And so, we have here, 7 of Pentacles, the Shadow Side, and the High Priestess. Okay. Maraming kinakatakutan tong person mo eh. Una sa lahat, yung kanyang finances with the 7 of Pentacles. Currently, wala siyang problema sa patience, sa pagiging matagal ng connection ninyong dalawa. And we also have here the High Priestess. Para dun sa iba sa inyo, kahit papaano nagkakaroon siya ng mga signs or signal na mga, kumbaga nagpapakita kung bakit special ka. Kumbaga, kahit papaano. Like yun nga, yung random, kahit anong ginagawa niya, bigla ka nalang susulpot sa utak niya. Okay, especially yung mga, yun bigla ka nga maalala nitong person nito, yung ngiti mo, yung smile mo, ganyan. So, tumatatak sa kanya yon. And bigla-bigla na lang susulpot sa utak niya. So, may gulat kumbaga. Yung iba sa inyo, hindi pa niya nararamdaman or hindi niya pa nakukuha yung full connection with you. So, kung ano yung focus niya ngayon, pwedeng yun yung sinasaalang-alang niya. Ilang niya, kung may children, pwedeng yon. And we have here the Star. Okay.
Ito doon, para to doon sa iba, alam nyo, medyo nahihirapan ako kasi yung iba dito na ano, hindi ka pa naman ganun kamahal. Nandun pa lang sa liking stage. Nandun pa lang sa liking stage. Yung iba dito, nandun yung love. Okay? So, whatever it is na kumbaga, kung bakit po iniisip, kung bakit hindi nagpaparamdam itong taong to, ang sagot dyan, follow your intuition. Follow your intuition. Mararamdaman mo kung ano yung nararamdaman niya sa'yo. If this is deep love, alam mo yon, malakas ang kutob mo. Malakas ang kutob mo dyan. Okay? Kasi I feel like this is your energy right here. Pakinggan mo, ipagdasal mo, bigyan ka ng sign, lahat ng yan, hingin mo. Kasi possible na this is your soulmate. Possible din naman na hindi. Medyo nahirapan tayo sa card na ito dahil iba-iba yung lumabas na card. Merong group dito na like pa lang naman yung nararamdaman, pero kahit papano gustong mag-reach out. And then yung isa naman is love na talaga, kaya lang maraming isinasaalang-alang. Okay? And you are this person's wish fulfillment with the star. Whether like ka lang niya or love ka niya, nakukuha niya yung pag-uugali mo, yung hindi yung pag-uugali, yung iba sa looks mo, ikaw yung gusto niya, ikaw yung pinapangarap niya, yung looks mo, ha, for those na like ka pa lang nitong taong to. Para naman dun sa dumating na sa love, na this is someone from your past, pwedeng childhood friend, dun niya nare-realize na ikaw pala talaga ang pinapangarap niya, yung wish niya. Okay? Maaaring dating ipinag-pray niya, pero parang nagkaroon ng miss opportunity dito. Okay? And with the King of Cups in reverse, yeah, feeling cold. Itong energy na ito, feeling cold. Napakalamig ng person mo. Like, yun nga, because of these friends, inaasar-asar siya. And isa pa ito eh, talagang yung pinaka-friends niya, yung pinaka-nakakatulong dito para hindi magkaroon ng pagpapapansin or sabihin ng communication with you. Okay? May pang-aasar na nangyayari dito with the King of Cups. And with the Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, that is in reverse. So, a lot of disappointment. At saka, meron dito mga parang fake expectation eh. For some of you, ikaw yon, ha? Nagkakaroon ka ng expectation from this person. Kaya nga, ipag-pray mo muna eh. For some of you, humingi ka ng sign, ha? Kasi you might be dealing with a soulmate. Pwede rin namang hindi. Medyo nahihirapan akong himayin kasi iba-ibang groups yung nakapili sa card na ito, ha? Na nararamdaman natin dito. Yung iba naman sa inyo, pwedeng may third party involved in the situation, pero tinatry tapusin or tama na, ayaw na ng pain, ganyan. Ayoko na ng ganitong sakit, ganyan. So, may pag-iwas. Okay, may pag-iwas. And also, we have here the Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy, Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, and Ten of Swords, Aries, Leo, Sag, with the Queen of Wands, the Empress, and the Wheel of the Year. Wow, very beautiful. Pagdating sa connection ninyo, I guarantee na hindi muna ito matatapos sa ganito lang. Nawala lang, tapos na, hindi na nagparamdam, tapos na, end na, hindi. Hindi pa sigurado yung future, oo, with the Four of Cups. Sa totoo lang, hindi pa sigurado. Kasi pwedeng maiba pa, depende sa kung paano i-handle mo at ng person mo yung sitwasyon. Ibig sabihin, meron pa kayong mga choice. Okay? So, ang lalabas lang dito, yung near future. Yung near future, ha? Hindi yung pinaka-future. For what I can see here, dito sa Four of Cups natin, some sort of boredom ang nararamdaman and kind of disconnection sa inyong dalawa. But with the Four of Swords in reverse, hindi ko nakikita yung totally rest or pagpapahinga or tapos na. Okay, kumbaga tapos na or end na talaga. Hindi natin nakikita yan kasi lumabas itong Four of Swords at saka Ten of Swords in reverse. Which is Ten of Swords, dapat ito ending, which is hindi naman. So, ibig sabihin, kung may disconnection sa inyong dalawa, possible na hindi yan mag-end ng ganyan lang. With the Queen of Wands, time will come na makakailanganin mo itong taong to or siya ang mangangailangan sa'yo. So, may pagtulong na mangyayari dito. Pwedeng sa side mo or sa side niya. May pagtulong na mangyayari dito, ha? Kasi Queen of Wands is someone who is helping a hand or
yung kind of a person na magbibigay sa iyo ng mga advice or tulong na kakailanganin mo, whether sa business or whether sa love life, ganyan. Basta time will come na magkakaroon kayo ng connection dahil may kailangan ng pagtulong dito. And we have here the Empress, maybe favor, okay? So with the Empress, this is your energy being creative, very nurturing, wife, husband material. But, you know, kasi si the Empress, medyo ang energy niya is like, bakit ako maghahabol? Bakit ko gagawin to? Bakit ganyan? So, maaaring naiisip mo man itong taong to, pero hindi ikaw yung taong para maghabol. Pero, yung kind ng pag-iisip ng ganyan, yung kind ng, yung, kumbaga yung ginagawa mo ngayon, and yung ginagawa niya ngayon, malaking pagbabago ang mangyayari dyan pagdating sa hinaharap, which is yun nga, possible na may humingi ng tulong sa inyo or mga ilangan ng tulong. Hindi mo man sabihin yung tulong, pwedeng someone will reach out. Hindi ko pa masabi ngayon kung ikaw or siya, pero meron dito magpapaabot ng tulong. Sabi ba, kailangan mo ba ng tulong ko? Ito. Pwedeng ganun. So, a lot of changes here, ha? So, kung wala kayong communication ngayon, kung hindi siya nagpaparamdam ngayon, hayaan mo lang siya. Okay? Ipag-pray mo lang, especially yung mga friends na yon, yung nagiging udlot para magkaroon kayo ng communication dalawa. Ipag-pray mo lang yan, ha? So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all, guys, and bye-bye. Okay, so para naman po sa pumili ng card number 4, ito yung napili mong card, which is the only thing that is real is love. So yan po yung napili mong card. Ang main energy na lumabas sa'yo is the Emperor and the Devil. Ito yung person mo, ha. Main energy ito ng person mo sa question natin kung bakit hindi siya nagpaparamdam. Okay? So Aries energy, Capricorn energy ito. Pero never mind the sign, kasi maaring yung energy lang yung napipick up natin, hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. Okay? With the Devil right here and the Emperor, you might be dealing with someone na, I don't know, for some of you, pwedeng may anak na itong person na ito, maybe single mom or single dad, or pwedeng may anak lang talaga, or pwede rin namang wala. Pero para dun sa iba sa inyo, there's this father or mother material dito, or talagang mahilig lang siya sa bata, pwedeng ganun, take what resonates. And with the Devil, Capricorn energy, medyo may galit itong nararamdaman, na okay, or medyo mataas yung pride niya, medyo mataas ang ego nitong person na ito. Maybe meron siya mga pinagdaanan like family problems and stuff like that, and maaring you might be dealing with a black sheep. For some of you, black sheep ng family, pwede rin namang hindi. Pero this kind of a person is that may hatred ako nararamdaman from this person, ha? Medyo may galit, may inis, ganyan. And with the healing family issues, as of now, yung person mo is like, for some of you, pwedeng nandito pa siya, nakatira pa siya sa mga parents niya, or kasama niya sa bahay, pwedeng ganun. But there's some sort of a problem here pagdating sa kanyang family issues right here. Okay? So, pwedeng may kinalaman sa usaping pamilya. And with the romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Nandun yung emotion ng person mo dun, eh. Nandun yung emotions niya, yung pagkikare niya sa'yo, very protective kind of energy. We have your heart-to-heart conversation. Sa ngayon, hindi niya sinasarado yung pakikipag-usap sa'yo. Like, gusto niya pa rin kahit papano magparamdam, magkaroon ng conversation. Hindi ko nakikita ang isinasara niya dyan. Pero there's some sort of honesty na gusto niyang sabihin or gusto niyang malaman from you. Okay? Take what resonates, kasi merong kakulangan dito, eh. Medyo may inis at yamot ako nararamdaman. Pwedeng hindi para sa'yo yon, pwedeng para sa sarili niya, pwedeng para sa pamilya niya. Kasi meron siyang pinagdadaanan ngayon na problem with regards to this person. And might be it has something to do with the new beginning. I don't know. I feel like someone here is having this arranged marriage para dun sa iba, or
maybe desisyon ng mga matatanda na hindi niya nagugustuhan, kaya hindi siya natutuwa dito at all. Kasi nandun yung naiinis siya, nagagalit siya, nandun yung fierce energy niya. And with the wedding, so pwede nga may marriage involved in the situation, pwede nga may pagkakasundo, or there's marriage involved in this reading, in this situation, okay? But, you know, pwedeng you might be dealing with someone who is very special here with the chemistry. Ang hirap alisan nung problem niya ngayon eh. Concentrated siya dito sa mga problema niya. Pwede nga yun, may kinalaman sa pamilya. And sobrang nahihirapan siya, or, you know, medyo nahihirapan siyang... Kahit sa problem, kung kayo yung may problema, medyo may nahihirapan siya dito magpakumbaba. Okay, nahihirapan siyang gawin yung mga gusto niya talagang gawin dito. And with the date, meeting someone new, dating, get back out there, plan, set a date, okay? For some of you, pwedeng yung galit has something to do with the date, okay? Pwedeng ikaw ito na currently in a new relationship, new connection, or maaaring nakikita niya na you're already happy, pwedeng nakikipag ano ka na sa iba, nakikipag reach out ka na sa iba, and this person is really not happy because dun sa mga yon, okay? Or maaaring yun yung nakikita niya, okay? So maybe jealous of your friends, ganun. Kung wala pa namang dating, pwedeng jealous dito sa mga kaibigan mo or whatsoever na hindi niya nagugustuhan dito sa side mo. And with the not enough, we have here frustrated energy. Okay? So talagang naiinis siya ngayon dito. We have here competition. So possible a third party relationship, the other woman. And for what I can see here with the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, and Six of Swords right here, you might be dealing with someone na medyo malayo sa iyo. Pwedeng ano kayo eh, pwedeng magkalayo kayo na may distance dito between the two of you. And currently yung person mo is trying to move on. Hindi man sa iyo, hindi man sa connection ninyo. Sinasabi ko nga doon sa problems niya pagdating sa family niya and all. So medyo may problem dito. So ito yung inuumpisahan niyang ayusin. Maaring sa ngayon ang dami pang kakulangan with the Nine of Wands. Ang hirap ayusin ng problem niya. Lalo na kung ito nga ay may usaping pamilya, dahil ang hirap alisan with the Nine of Wands in reverse. Kumbaga napaka reluctant ng energy, napaka close-minded, hindi niya nagugustuhan yung mga desisyon para sa kanya, para sa connection ninyong dalawa. And may resistance energy dito, like tinatry niyang pigilan, okay? Tinatry niyang pigilan itong energy na ito. Okay? Pwedeng yung mga desisyon, pwedeng yung... Actually, yung emotion niya sa'yo, hanggang... May pagpipigil din dun eh. Might be may pagpipigil din sa pakikipag-connect sa'yo sa ngayon. And we have here Five of Pentacles. Alam mo, kasabay ng ines or galit niya, merong energy dito na parang may nawawala sa kanya or may nawala sa kanya. With the Five of Pentacles. Sorry about that, guys, ha? If you could hear my baby, okay? And we have here the Empress. Very, very proud yung energy dito ng person mo. Like, hindi siya para maghabol. Hindi siya para, you know, there's a lot of responsibilities. Kumbaga, may mga kailangan siyang gawin, kailangan niyang sundin, pwedeng ganun. Or a lot of responsibilities. And we have here... Meron mga iba sa inyo, I don't know, pwedeng nakabuntis itong person mo, ha? May energy dito na parang kailangan niyang harapin yon. And we have your Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay. There's a lot of insecurity here. Mas nakukuha ko to sa energy mo. I feel like this is you with the Seven of Swords. This could be you trying to move on. Nasasaktan ka ngayon, yung iba sa inyo pwedeng umiiyak, nahihirapan. Hindi madali eh. Hindi madali kasi minahal mo yung taong to. I'm sorry, affected ako. Nakukuha ko yung energy nyo, guys. And it's very, very hard. Lalo na pag yung iba sa inyo umiiyak, nahihirapan. As much as possible, hindi ko gustong may umiiyak dito kasi nakukuha ko yung energy. But some of you might be crying right now kasi pati ako na apektado, nasasaktan din ako.
with the Six of Cups in reverse. This is your energy. There's a lot of love. Pero you're moving forward. Parang ang energy mo is like nagpaparaya ka. You're living. Okay? And pwede rin na ito yung person mo na gusto niya ng independence dito. Gusto niya maging independent naman siya. Kaya nga lang, for some of you, pwedeng walang choice yung person mo. Hindi siya makaalis. Okay? Hindi siya makaalis. Sa energy mo, ganun din. Pagdating sa emotion, ang hirap iwan. Kasi hanggang ngayon, nasasaktan ka pa. Andito yung stage na oo, tinatry mong mag-move on, tinatry mong umalis, kumawala dyan sa sitwasyon na yan. But still, nandun yung frustration eh. Maaaring marami ka pang tanong. For some of you might be jealous. So, mahirap talaga. And with the Three of Wands, Aries, Leo, Sag energy, pwede talaga may baby involved dito. Na, you know, and this person really wants to see you. Kaya lang ang dami talagang nakabantay dito sa energy niya. Like, wala siyang choice kundi i-let go. And with the King of Pentacles in reverse, hindi na ito, wala dito yung energy niyong dalawa. I feel like it has something to do with the healing family issues. Ha? Ibig sabihin, part of his or her family, ito ang nagiging main problem. And with the Strength, wala naman siyang kakayanan na maaaring gawin yung mga desisyon na gusto niya. Kasi lahat nasa utak niya lang eh. Walang action dito at all. Okay? And with the King of Pentacles, this is pwedeng mature kind of person, parte ng family niya, maybe a mother, father, kind of energy, na parang wala siyang choice kundi makinig dito sa taong to. And punong-puno ng puot ito, punong-puno ng greed. Walang inisip kundi ang sarili niya, ang daming excuses. Yung alam mo yung magsasalita pa lang, possible na yung person mo is like magsasalita pa lang, hindi siya makapengol. Lahat ng sasabihin nito kailangan gawin. This is the King of Pentacles na walang pakialam sa nararamdaman mo or nung person mo. Pwedeng sa side mo ito, pwedeng sa side ng person mo eh. Kung sino dito yung may family issues na kaya yun ang nagiging main problem sa inyong dalawa. Pwedeng ganon. Ha? And this King of Pentacles, whether babae or lalaki ito, ito talaga ang nagiging main problem sa inyong dalawa. Okay? May paglalaban na nangyayari eh. Pero hindi pa rin niya kaya yung energy kasi maybe because of the age or kung hindi man sa age. Eh, hindi age ng person mo ha. I'm seeing your person being mature here. Pwedeng age nung person na ito. With the King of Pentacles, pwedeng siya medyo may edad na or someone na very, you know, kailangan talaga sundin, ganyan. And we have here the Strength. So, kung magkakaroon ng lakas ng loob, possible eh. The Fool is here, bottom of the deck. Kailangan mag-take ng risk para magkaroon ng pagbabago. Ang problema lang, mahirap gawin ito, especially with the Chariot in reverse, Cancer energy. Hindi siya makaalis talaga. Okay? So, parang ang choice niya is to just let go. Magpaubaya na lang. Ikaw ito, nagpapaubaya ka, and siya rin, parang ganun. Nagpapaubaya siya kung anong sabihin sa kanya, kung anong sinabi sa kanya, sunod na lang, ganun. Pero there's a lot of puot, galit, inis na nararamdaman niya dito. Okay? I would like to get more cards for you. What do we have here? Yung iba sa inyo, pwedeng kung hindi man arrange marriage, pwedeng hindi magkasundo yung family or ayaw sa'yo ng family niya, pwedeng ganun ha?
Take what resonates. Basta merong sinasabi itong King of Pentacles na ito that has something to do with you or your connection, kaya hindi matuloy. Kung bakit hindi siya nagpaparamdam. Ang hirap, no? Pag may mga nakikialam. What do we have here? For those who pick card number 4, please. Okay, I'm sorry. We have your trust. Free yourself. Calling in your soulmate, the prayers, affirmation, and visualization helps you bring you together. I feel like I need one more last card for you. So we have here true love. Okay. This is a true love na nakukuha natin dito. No doubt. Kaya lang, sa ngayon, parang sinasabihan ka ng yung spirit guides na magtiwala ka lang muna. Magtiwala ka lang muna. Free yourself. Alisin mo, hayaan mo lang siya. Huwag kang maghintay, huwag kang gumawa ng paraan. Let him be the one or her to be the one. Kung sino yung may family issues dito, kasi hindi pwedeng manghihimasok eh. Kung gusto talaga niya, gagawa siya ng paraan. Yun yung sinasabi, pag gusto may paraan, pag wala, kung ayaw, maraming dahilan. Okay? So, kung iniisip mo, whether mahal ka nitong taon to or hindi, kasi kahit sabihin ko sa'yo mahal ka, which is nakikita ko namang mahal ka, eh kung wala naman siyang ginagawang action, eh alang-alangan namang sabihin ko sa'yo maghintay ka. Okay? Kasi itong kind ng person na ito, hindi ko nakikitang kumakawala siya dito. Okay? Ang nakikita ko, fine-face niya or hinaharap niya yung parusa or yung kalaban sa halip na labanan niya. Pwedeng, yun yung nakikita natin dito. Okay? With the devil, parang you know, nandito na tayo sa parang buhay na wala ng kawala. Parang ganun. Yun yung, or sitwasyon na wala ng kawala. Okay? Kahit anong gusto niya, wala siyang kawala. But you know, you just have to trust the situation. Free yourself. Huwag kang maghintay. Huwag mong, tuloy-tuloy mo lang yung pag-move on mo dyan. We have your calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Okay, ano sinasabi dito? For what I can see here, trust your spirit guides. Kung hindi ibinigay sa'yo, ibig sabihin, hindi para sa'yo. Okay? Maaaring hindi pa talaga ito yung taong para sa'yo. You have to make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. So, may mga kailangan kang gawin dyan. Effort na kailangan gawin dyan. Or pwedeng itong advice na ito is for your person. Take what resonates. Kasi kung sino yung may problem with regards to family, siya yung may kailangan gawing effort. And pwede rin namang ikaw, kahit ikaw yung hindi problemado dito, ikaw yung naghihintay, kailangan mo rin gumawa ng effort. I would like to clarify kung ano yung effort na kailangan mong gawin. Okay, so hindi ito para sa'yo. Kung sino yung may desisyon na kailangan gawin. Kasi the effort has something to do with the Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Energy. Kailangan gumawa ng desisyon. Kailangan maging clear yung mind kung ano talagang gusto niya. Bottom of the deck, we have your Ace of Swords and Two of Wands. Okay, gumawa ng desisyon. Okay? And hindi ko sinasabi sa'yo dito maghintay ka kasi hindi naman sinasabi dito. Ang pinapakita pa nga dito is free yourself eh. There's this true love waiting here. Okay, this might be your soulmate na coming, parating. Ayan o, there's this wedding. Ipagparaya mo, hayaan mo, sige. Umalis ka with the retreat. It's time to disconnect from the world. Kasi the more na iniisip mo to, the more na nag-aalala ka. The more na iniisip mo na hindi, babalik siya, ganito, ganyan. Addiction na yan eh. Obsession na yan eh. Ialis mo ang sarili mo dyan. Kasi ang soulmate mo, yung taong nakalaan sa'yo, hindi ibibigay sa'yo yan hanggat hindi ka okay.
kailangan maging okay ka muna sa sarili mo. Yung tipong free ka na sa mga sakit na nararamdaman mo. Magtiwala ka lang. You are well guided by your spirit guides. Ah, yung iba sa inyo natatakot. Okay? Kasi maaaring ikaw yung medyo malakas yung pakiramdam mo. Yung may pakiramdam mo, may kasama ka. And that is your spirit guides looking after you. Okay? Yan dyan sila nagbabantay. They're everywhere. Magtiwala ka lang. Hindi ka nila pababayaan. Kung ngayon nasasaktan ka, nahihirapan ka, emotion mo yan, sabihin na natin, karamihan naman talaga dumadaan sa ganyan, nasasaktan, nahihirapan, hindi lang ikaw. Pero ito yung isa sa test sa buhay mo na kailangan malagpasan mo yan. Okay? Ayan o. Release your ex, the time has come to clear your energy. Pakawalan mo na. Okay? Huwag kang maghintay na maghintay, pakawalan mo, hayaan mo lang siya. Hayaan mo siya magdesisyon para sa sarili niya. Hindi ko sinasabing siya yung taong para sa'yo. Pero hayaan mo yung sitwasyon dahil hindi ko nakikitang ikaw ang may hawak nito eh. Pwedeng ikaw, kung ikaw yung may family-related problems. Pero ito pinaka-advise sa'yo, release your ex, free yourself, retreat. Lahat dyan nandito. Okay? So that's it for now. Thank you for watching, guys. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV. If you want comedy, funny style kind of reading, feel free to check it out. At saka if you're dealing with the Virgo, Virgo Philippines. I love you all, guys, and bye-bye.